mga Kamitsu, si Patrick po, agent content. Kamusta na po kayo? So, ngayong araw na to, inihintay ko yung kliyente ko. So, ayan po. Nandiyan siya sa taas eh. So, nag-ready lang. Bali, ang gagawin namin ngayon is susubukan niya itong sasakyan ko, i-drive test niya. So, test drive. So, ngayon, para, kasi G4 naman ang gusto niya. So, hindi yung G4 ko na lang. So, hopefully, ma-close deal ko siya. So, inihintay ko siya. So, naka-ready na naman niya ako. So, habang inihintay natin, so, may mga ngilan-ngilan lang ako sasagutin mga client na sa page ko. May mga nagtatanong ko sa akin na pwede pa ba mag-apply during lockdown. Ah, yes po. No? Ready to assist po kami online. So, hindi naman po kasi totally sarado yung, ano, yung office eh. So, may mga person po doon na authorized na pumasok. Medyo mabagal lang ang proseso pero tuloy-tuloy po tayo. So, mag-apply lang po kayo. So ngayon, paano mag-apply? Unang-una, kailangan adult kayo, syempre. And then, kailangan meron kayong source of income. So ngayon, ang magulang nyo or ang asawa nyo nasa sa abroad, sila po yung magiging co-maker. Then, kayo po na nandito sa Pilipinas, kung may trabaho kayo, mas okay. Kung wala, okay naman po. Dahil may trabaho naman po, okay. Travel naman po yung co-maker ninyo. So, ano-ano ba yung mga kailangan sa pag-co-maker mo is OFW? Unang-una dyan ang kailangan, syempre, yung identification niya, which is yung passport. Kung seaman siya, kailangan may seaman's book din. Visa, kung kahit maaari, meron din po. Hindi nyo naman nung ipapasa yung physically, pero pipicturean nyo po yun per page para alam nila na nakaalis kayo kung kailan kayo nakaalis sa bansa. Tapos, kailangan din po rin yung contract ninyo. So, ire-ready nyo po yun. Pag sa OFW, picture lang po yun. So, ngayon, may mga bangko po na humihingi ng SPA. Yan. Pero hindi naman po lahat. Pero may mga SPA. Mas lalo na kung wala kayong proof of remittances. So, mas maganda talaga pagka may proof of remittances. Kung kaya, kung may plano kayo, guys, na mag-apply, picture na itatago nyo na po ngayon. Kuhari, mga Western Union, kung mga padala po ba na pera. So, kailangan nyo po itago na. Kasi, yung iba kasi nag-apply, ay, naitapon ko na. So, hindi naman tayo pwede ng gano'n kasi ang banko kasi mas gusto nila documented lahat. So, kailangan talaga ng requirements. So, yun po yung suggestion ko sa inyo. Na kung may plano kayong mag-car loan, picture na itago nyo po lahat ngayon. So, ang kailangan kasi sa remittances, at least man lang 3 months yung latest. So, tatlo yun. Oh guys, ito na. Nandito dito na yung kliyente ko, bibili ng kotse ito eh. So, okay naman, sir, yung manibela. Ay, oo, okay naman. Okay naman. Napakagaan. Pero parang may bangga ata rin, hindi naman. Ay, wala. Tansyado eh. Tansyado. Pag tumunog. Pag tumunog yun, ayun. At least may warning na. Oo. Oo. Oh, manual. Naman, sir. Sasakyan. Okay naman po, walang tunog. Walang tunog. Opo. Palembang lang. No? Yung ano lang, lubak lang. Ganda. Wala kang masasabi. Okay. Ako meron, sir eh. Kasi pinasok mo rito, sir. Tingnan mo. Kamali ka ng pasok. Eh, traffic eh. Traffic. Tapos tayo makakatuin nyo, sir. Uwi tayo agad. Okay na, sir, ha? Oo, oh, sige. So, bibili ka na? Oo naman, sir. Ayun! Oh. Sige. Ayos lang. Kaya, kami naman. Si Wayne. Patabasan. Kailangan patabasan. Patabasan. So okay guys, nandito lang ako sa may moonwalk. So i-continue natin regarding din sa
pagka-business naman kayo na nag-a-apply ng car loan, usually ang ihahanda niyo dyan is yung DTI permit. Yung mayor's permit, hindi na po kailangan yun. Meron din po mga bangko na humihingi ng ITR for business. Tawag dun is yung ITR 1701. So, kailangan nyo rin pong ihanda yun pagka pupuli nyo na yung sasakyan. So, same process din, kailangan lang naman po ninyo pa nag-a-application is ID, valid government primary ID at proof of billing. Then the rest, kung may kailangan si bangko, nasabihin niyan sa ating once na dumating na po yung approval nyo, yung credit advice. Dun sa credit advice, nakalagay po doon yung mga requirements na kailangan natin ipasa. So once na naipasa na po natin yung guys, that's the time na magkakaroon tayo ng go signal. Pwede na natin i-schedule both kung kailan nyo kukulin yung sasakyan. So, kung merong down payment po yung in-applyan natin, mag-i-initial po kayo. Ang minimum is 5,000. Pwede nyo po yan i-deposit. Ibibigay ko po lahat ng dyan sa description sa baba yung mga account ng kumpanya namin. So, once na nakapag-deposit na po kayo, mapapa-invoice ko na siya. So, once na napa-invoice ko na po siya, makakapilan na po tayo sa unit na gusto natin para maipadala na po ng logistic yung unit sa opisina. So, bakit dadalhin pa sa opisina? Bakit wala pa kayo may stock dyan? Lahat po ng dealer, hindi po kami nag-anong sasakyan sa warehouse. Dahil kung iisipin nyo po, 50 units per day po ang nire-release namin. So, kung ano, hindi po kakasya talaga. So, iniiwasan din namin yung mga pangyayari sa mga sasakyan kung nakaparada lang po yan dyan sa warehouse. So, madali lang naman po magpa-pull out sa planta. Ang planta po namin is nasa Santa Rosa. So, lahat po ng dealer, dun po yung planta. So, once na kailangan niya, kawari, gusto nyo, eh, bukas, makuha ko na. So, kailangan ko kagad masabi, mapa-schedule, para gabi pa lang, maipadala na. So, ganun lang po kabilis, guys. Basta, makompleto lang natin yung nire-required ni bangko. So, lahat po ng mga information ay ibibigay ko po dyan sa baba. Mga description, yung mga requirements, initial requirements, full requirements, kung ano yung mga kakailanganin na possible na kakailanganin ng bangko. At yung mga account number po ng kumpanya ng iba-ibang bangko para at least mas accessible sa inyo, mas madali kayo. Kung saan kayo bangko malapit, dun pwede po kayo mag-deposit. So, sa ngayon, dito lang po kami. Magla-lunch lang, guys, ha? Balikan ko po kayo. Sige, guys. So, may katanungan dito sa akin. Paano na gusto ko mag-apply? Yung nga lang wala nang co-maker dahil hiwalay na ako sa asawa. So, kahit hiwalay po sa asawa, kailanganin ko pa rin yung full name ng asawa ninyo at birthday. So, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman yan kukontakin. So, i-confirm lang ng bangko kung talagang hiwalay kayo. Bakit po? Dahil minsan, yung ibang kliyente, iniisip nila na hindi naman daw hiwalay dahil nga sa merong credit canceled credit card siguro yung gagawin ko maker, so hindi na nila isinasama. Kasi once na married ang tao, 100% kailangan po siya po ang co-maker niyo. So yun po yung iniisip ng bangko. So kailangan nating patunayan na hiwalay na tayo. Kailangan ng mga annals, kung annals na kayo or kung ano man mga papeles meron kayo na separated na kayo. So usually mga 6 years separated, kino-consider na nila. So regarding naman sa may mga CMAP o yung mga canceled card, makakapag-apply pa rin naman kayo eh. Pero kung mura lang naman po, mababa lang naman po yung credit nyo, siguro mas maganda kung i-settle nyo na. Then humingi kayo ng certification of settlement. So, yun po, ipapasa yun sa akin. Ako na po ang gagawa ng report sa bangko para makapag-apply kayo. Oh guys! Magpaparis lang kami eh. Ang banda.
Dito kami, dito kami tumalon. Maglalakad kami. Eh, maglalakad kami. Pare, nasa ano to, C5 extension. Diyan, may moonwalk na, tag-extension executive. Kung saan ako nakatira. So, ayun yung radar. So, kakain kami. Nang palapot. Ah. Siya pala, supportahan nyo nga pala si Palapot Boy. Iyano ko yung link dyan sa baba. Supportahan nyo siya, marami siya mga food reaction. Aww. So, sandali lang ha. Alright, malapit na. Magpapalapot muna tayo. So, mamaya na lang. Mamay, masarap ba? Palapot? Titikman ko pa lang. Gusto kong makita yung reaction mo eh. Yeah. So, subo. Subo ko. Ayan. Kao pre, kusta? Ang sarap. Ano na? Sarap. Ang sarap ng pares ni Mami. Pagkitaas kumain. Pagkitaas kumain. Nakapit din sa bakod. Pasalubong pa ako. Sabi, kayo ba? Kaya hindi apply ng Carlos. Pupunta mo kayo, sabihin niya lang. Kaya! Tapos na kami sa aming pinuntaan. Kamusta ka na? Kapunta lang. Sir? Okay naman. Okay naman. Okay na okay. Kukuha ka na ng sasakyan, sir, ha? Ay, syempre. Ika-cash mo ba o ipipinance? Pinancing lang muna. Yun. Wala tayong pang-cash. Yung buti naman. Kasi wala akong pera dyan sa cash, eh. Sir, yung ano mo, YouTube mo. Shoutout mo naman. Ay, pa-shoutout nga pala kay ano? Shoutout. Kanino ba? Kay Michael Soriano. Michael Soriano. Sino ba yun? Ako. Ay, ano sir? Anong ano mo? YouTube channel mo? Shoutout kay MJ Salazar. MJ Salazar. Parang may kilala akong MJ Salazar. Yung dati kong HR manager yun ah. Ako yun. Ikaw ba yun? Baka mag-anak mo si Ma'am Cindy Salazar. Shoutout kay Ma'am Cindy Salazar. Favorite na HR manager ko po sa Cherry Mobile. Kamusta po kayo dyan, Cherry Mobile family? At sa Meizu family, sa pa ba? Inihingal ka na. Inihingal ako, pari. Pagod ako eh. Kaya usapan, alas 6 eh. Dumating, alas 9. Alas 8. Sige guys, nalobat kasi kami. Yeah, kumain kami, pare, sarap eh. Pares ni Mami. Sige. Okay. Ingat. Okay guys, kumpletuhin ko lang. So, i-summarize natin kung ano yung mga pinag-usapan nung during yung journey kanina. So, medyo, siyempre nasa labas tayo, so medyo maingay. So, ngayon sa summarize ko isa regarding sa paano mag-apply at mga requirements. So, paano ba mag-apply? So, ang unang-una dyan is, siyempre kailangan adult kayo. So, both parties adult, principal and co-maker, kailangan sa babae, 18 years old. Sa lalaki is 21 years old above. So, ang pangalawa is yung source of income. So, kailangan meron kang source of income. It's either locally employed ka or OFW ka or may business ka. So, talakayin natin unang-una dyan is yung paano muna mag-apply na requirements. Ang unang-unang requirements po is yung valid ID. So, kailangan ko ng isang valid government primary ID. At yung sa principal is yung proof of billing na yung Meralco or Manilad or yung mga internet na provider ninyo. So, any na proof of billing. So, huwag kayong mag-alala kasi may mga katanungan. Well, hindi nakapangalan sa akin. So, okay lang yun. Dahil at the end of the day, once na-upload kayo, gagawa tayo ng paraan para yung assurance ng doon kayo nakatira. So, ano ba yan? Barangay certificate and so on. So,
once naman na mag-update kayo, tatawag kayo. Kailangan natin ng communication para mas madali ang upload. So, unang-una, ang pag-usapan natin is yung business. Kung may business ka, unang-una ang kailangan dyan is yung DTI permit. Kailangan valid po yung DTI permit ninyo. Then, yung marriage permit, hindi na ako kailangan yan. Pero usually, may mga banko po na nagpapaan sila, humingi sila ng ITR for business, yung ITR 1701. So, kailangan nyo po yun i-provide once na na-upload na tayo. So, kung locally employed ka naman, una dyan is yung hinahanap is yung Certificate of Employment or yung COE. Saka 3 months payslip at contract. So, hindi naman lahat inihingi yan. So, depende po yan sa approval at kung sinong banko ang nag-approve. So, pang susunod na ating topic is yung paano na kung OFW. So, ang OFW, usually yan po yung homemaker. So, kung ang asawa nyo po is OFW, so automatic po yung principal is yung asawa niya na nandito sa Pilipinas. So, ang kailangan sa OFW na muna is syempre yung passport. Ngayon kung seaman siya, so nandiyan yun yung seaman book, visa. Hindi naman natin kailangan yun physically ipinapasa. So, yung mostly ang lang po yan, pinipicturan ng malinaw para mas klaro pag nakikita ng bangko. Then, kailangan din po ng proof of remittances. So, kung may plano kayong mag-apply, make sure na meron na kayong mga proof of remittances. Katulad ng mga Western Union, Palawan, lahat po ng mga pera padala. Para at least, kasi kailangan ng latest na 3 months. So, huwag niyong itatapon lahat kung may plano kayong mag-cardlock. Kasi napaka-important po na. Ngayon, kung bank transfer naman, kailangan lang natin mag-provide ng bank statement para makita nila na dire-diretso yung remittances. So, regarding naman po sa pagka-separated, pwede ba mag-apply? So, yun ang mga iba't tinatanong nila. So, pwede naman po mag-apply separated. Pero, usually, kinukuha po ng bank yung pangalan, full name ng asawa niya at ang birthday lang. So, huwag din mag-alala dahil hindi naman po yan kinokontak pa. So, kailangan lang natin siguro mga 6 years above ang hiwalay kayo. So, bakit kailangan yun? Kasi, ang banko po, usually, iniisip po lang ito. Baka hindi lang sinasama yung husband or yung wife. Kasi nga, mayroong sabihin natin may credit ano siya, bad credit. Cancel card siya. So, yun ang mostly iniisip nila. Baka nag-apply ito at mayroong problema pala yung asawa kaya hindi sinasama. So, kailangan ko po ng birthday sa full name ng asawa nila. Saka, mas maganda kung meron kayong mga certificate na iwalay na kayo para mas maganda ang resulta ng CI. So, yung isa naman is kung merong CMAP. Kung meron kayong bad record sa credit niyo at mababa lang naman po, mas maganda kung i-settle niya. Usually, nasa 15,000 lang i-settle niya. Mas lalo kung ang ina-apply niyo naman is zero down payment. So, maybe sure na lang na i-settle niya natin. Hindi po kayo ng certificate of ano. Po kayo ng certificate of settlement. Ngayon, kung masyado naman mong malaki po ang utang ninyo, meron pong mga banko na inaalaw nila na mag-apply pero nasa, ang base po is 30% above. So, 30, 40, 50% maaari po.
Ngayon kung iniisipin, ba't gano'n ang hirap ata ng ibang requirements? Paano ngayon? So, that's the time na kailangan nyo po lang magpakonsulta po sa akin. So, tutulungan ko kayo para mapaganda natin ang application nyo, malinis natin, o itama natin yung mga pagkakamali ko. So, napaka-importante po nun. Kaya po, nandito kami as your Excel's executive. So, train na po kami para sa mga ganyang sitwasyon. So, mas makakabuti po na sa amin po kayo mag-apply via in-house financing. No? So, lahat naman po. Ay, isa nga pala. Meron pala akong i-remind. Once na merong down payment ang unit na initial, meron po tayo mga bangko. Kasi bakit kailangan po nun? Para mapa-invoice natin yung application ninyo para ma-assign na rin ang unit na gusto ninyo. Kasi kung walang initial down payment, mahihirapan tayong kumuha ng sasakyan. So, kasama po yan sa process namin na magkaroon ng initial down payment. Kung may down payment. So, lahat naman po ng mga sinabi ko, basahin nyo na lang dito sa description. At huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe para dire-diretso po yung notification na sa mga upcoming video ko na makakatulong po sa inyo. So, see you na lang at subscribe po. At kumonsulta muna kayo sa akin bago kayo mag-apply.